Good morning po sa inyong lahat dyan sa studio. Ang katanungan po ay ganito. Buntis po ako ngayon ng 6 months sa ikatlo kong anak at the age of 36. Ano-ano po kaya ang risk ng pregnancy na ito sa akin at kay baby? At paano po kaya ang management ng risk na yon? Yun lang po. Salamat. Buntis siya ng 36 years age 36, old na siya. Third baby. Third baby. Oo. Third baby ba? Well, actually, hindi, doctor, if I may, at age 36, hindi naman delikado pa, no? Ang pagbubuntis. Lalo na kung yung unang dalawang pregnancy mo ay normal, no? Nanganak ka ba as normal delivery o cesarean section? O na CS ka, Lilian? Ano, panganganak ko. Kaya lang po, ang nag-worry po ako kasi 12 years na po ang gap nung huli ko pong panganganak. Well, anyway, okay, 12 years na yung bunso mo and then nagbuntis ka uli ngayon. Eh, una sa lahat, biyaya ng Diyos talaga yung, lalo na kung planned naman talaga yung pagbubuntis mo. The best, of course, is to consult an OB-GYN. Dapat yung lehitim mong magpapaanak ang puntahan mo. Definitely, sasabihin yan, regular ang check-up mo, yung ultrasound, no? At least, initially, every 2 to 3 months muna, and then pag malapit na mga anak, every month yan. And then mag-start ka na with your multivitamins, yung iron mo, yung ferrosulfate, B-complex, binibigay din yan. And of course, kung wala naman kayong initially doon sa first 2 pregnancies mo, hindi ka naman nag-high blood or diabetes or even now, kasi ngayon, di ba, doktora, may mga check-up namang ginagawa yan, pati ang sugar screening, tsaka yung thyroid screening, tinitingnan na rin ng mga OB-GYN yan kasi kuminsan bigla na lang lumalabas na diabetic pala ang nanay o may problema sa thyroid during the pagbubuntis and even after delivery. Maganda rin, pacheck mo yung hepatitis profile mo kasi bago mga anak, chinecheck yan kung wag naman sana ipahintulot kung merong nagka-problema ka sa liver. So these are some of the things na dapat na ipatingin mo. And I'm sure your OB-GYN naman ay alam na alam yung mga yan. Pero doon sa risk, as long as wala naman kayong lahi ng mga sakit na pwedeng mamana, especially yung mga cancer or yung mga sakit na diabetes or hypertension, hindi naman siguro magiging problema. Just make sure na kumpleto ka sa vitamins, sa check-up, yung ultrasound mo, regular ang nagagawa. Plus of course, yung check-up mo with your OB-GYN, dapat regular din yan. Yun. Tsaka Lilian, may dagdag ko lang din, of course, kasi na-mention mo, 36 years old ka na, it's very important na magpa-CAS ka or congenital anomaly scanning. Yes. Normally, ginagawa yan on the 5th month during pregnancy. So, ano ba itong examination na to? So, binubusisi mula yan sa yung buto, yung mga lahat ng organs, mula yung brain development, yung mata, yung heart, kidneys, yung iba-iba pang organs. So, yun, magandang makita yan para... Pero ano, we're praying naman na okay yung pregnancy mo. Although usually kasi ang cut-off is at 35 din, Oy, lalo na nung na-mention mo, medyo matagal din yung gap, which is like 12 years, no? Oo, so, nga. Yung katawan mo, syempre iba rin yun nung mas bata-bata tayo nung nagbuntis, no? So, yun, huwag nang kalimutan yun. Pwede mo rin ma-remind yung OB-GYN mo in case na hindi niya ma-request sa'yo, yun. Of course, yung dagdag ko na rin, yung newborn screening, Lilian, huwag mo makalimutan. Pagka labas ng baby, may time yan na dapat pa-check up natin, magpa-newborn screen ka para maagapan kung ano man magiging problema ng bata in the future, maagapan as early as possible. Okay, Lilian? Okay po. At pwede po ba magpahatid ng pagbati namin ng happy 30th anniversary kay Kuya at saka congratulations po. Yun lang po. Thank you very much. Ayun. Salamat sa salamat iyo, Lilian. Din. Maraming salamat, Lilian. June! Yes, Kong Erin, isunod natin kaagad si Romy Samulde ng 13 Martires City, Cavite. Mang Romy, good morning po at ikonsulta mo na. Meron ba, June? Parang wala rin tulog. Baka nanood ng Premier June. Sabi ni Doc Sara, hindi ko narinig yung sinabi niya kanina. Kaya tinatanong ko kung nakatulog ka ba kagabi. Oo. Kung nakapagpahinga. Mula dun sa premiere natin na yung
Yung movie ni Kuya na Isang Araw. Nakatulog ka ba, Jun? Nakatulog naman, Dok Sara. Kaya nga lang eh, talagang ano eh. Kakaunti. Hindi ko talaga maano kasi ang ganda ng pelikula eh. Sakasaya nating lahat kagabi, hindi ba? Nakakatuwa. Kumbaga maraming marami tayong natutunan doon sa pelikula. Kaya lang, mahirap ikwento lahat kasi meron pang second screening yan, Dok Sara. Yes. Sa PIC naman sa December 16th. Yes. Wow. Yan. Saan daw pwedeng kumuha ng ticket? Sa kanya talaga. Sa PICC. Oh, kasi marami na pong nagtatanong ng mga kababayan po natin na gusto nga manood ng Isang Araw lang ng movie. But you know, talagang parang ini-excite pa talaga eh. No? So this coming 16th, PICC. At kung saan po bibili ng ticket, yan ang dapat nating malaman. Dapat kami ni Attorney Reg kasi hindi namin naabutan ng buo. Dapat pala special screening kayo. Sige. So okay, siguro back to June Soryao muna tayo. No? May next na daw po magtatanong. June? Yes, ito naman po si Manuel Villalon ng 13 Martires City. Ito na po siya. Marlon, good morning. O Manuel, good morning. Magandang good morning po. Sige, sige po, Mang Manuel. Meron po kasi kung problema tungkol sa aking SSS. Nung ako po ay nakakuha ng lamsam ng pension, meron po silang ibinawa sa akin na 46,000. Sa pagmamadali ko po na makuha yung pera dahil wala po akong kapera-pera na at wala na akong trabaho, napansin ko bakit ako nagkaroon ng 46,000 na deduction. Yung total kasi dapat na makuha ko ay mga 83,000. So, ang nakuha kong total na pera ay 25,000 something na lang. Hindi ko tinanong ang SSS o yung nasa Tagaytay kung bakit merong bawas. So, nung maisip ko na bakit ganon, hindi naman ako nangungutang. Meron po ako nakausap na isang kapatid ang sabi sa akin, baka pwedeng ilapit mo yan system mismo sa Social Security dahil bakit ganon. Ngayon, tinanong ako kung ano-ano mga requirements o ano mga documents na hawak ko na magpapatunay na hindi ako nangutang. Ito po yung pinakabuod ng istorya. Meron po silang ibinawa sa akin na 46,000 year 1992 May. Pero yung aking pong hawak na papeles, 1992 February, wala na po ako sa Pilipinas. Naka-stipulate sa aking passport na ako po ay departed. So sabi sa akin ng kaibigan ko pong kapatid, pwede mong ilapit yan kung talagang totoong hindi mo nakuha. Ngayon, sa pag-file ko po, tinanggap naman po ng Social Security System ng Rosario. Ngayon, isinagot sa akin, kung hindi mo talaga natatanggap yung 10,000 na salary loan, ay mag-file ka ng affidavit of non-receipt. So, ipinile ko ng January 7, 2013, yung non-receipt. Tinanggap nila, pero wala pa pong sagot hanggang ngayon kung babayaran ba ako o papano. Kaya nagkaroon po ng pagkakataon na ngayon na merong ganito, sana po loobin na matulungan po ako kahit papano, attorney. So, kung kailangan pong ibigay ko po yung mga dokumento para magpatunay na talagang hindi ko nakuha, nasa akin po, anytime pwede ko pong i-furnish. Sige po, Mang Manuel, at least nasimulan mo na po yung proseso. Sayang wala dito ngayon yung kinatawan po ng SSS, si Mang Bet, no? Siya po ay dumadating po dito ng Martes. Pero initially, pwede pong lumapit sa law center ni Kuya para tignan po yung mga papeles po na hawak na po ninyo at pwede pong sumulat ang law center po ni Kuya para itanong, no, ano yung update tungkol sa kaso po ninyo at ano pang pwedeng gawin para mabalik sa iyo yung kinaltasan sa lump sum po ninyo. So, pa-assist po kayo kay June Soryao
para lumapit kay sa law center po ni Kuya. At kung hindi naman po, baka sa Martes po pag GMK, Good Morning Kuya, pwede ho kayo ulit magtanong para si Mang Bet mismo ang pwedeng sumagot sa mga pwede niyong ikonsulta sa kanya. Okay ba yun, Mang Manuel? Kasi ang totoo po niyan, nagka-text na po kami ni Mang Bet. Okay. Yun po ba yung Lilibet? Yes, yes. Si Mang Bet Suralbo. Nakita niya po sa akin. Opo. Nakita daw po yata niya sa system na may mga asawa kong kumuha. Sa totoong usapan lang po, wala po akong asawa eh. So, isusundin ko na lang po yung inyong procedure dyan. Kung sakaling magkausap po kami, i-reiterate ko na lang sa kanya na nagka-text na kami. Ah, sige po. Hey, handa naman po tumulong kaagad si Ma'am Bet eh. Kung nagte-text naman po kayo, sigurado naman po ma-actionan po yung mga tanong po ninyo sa SSS. Okay po, Mang Manuel? Opo, salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Manuel. June? Okay, Kong Erin, magbabalik po kami mamaya para pa po sa ibang mga katanungan ng ating mga kasambahay.